Hello po ulit sa lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan mong sulok tayo ng mundo naroon. Ang aking kaibigan from Sri Lanka is nagluto ng food which is originated from their country. So ngayon sabi niya sa akin, try ko daw, tikman ko daw kung ano daw ang aking masasabi sa kanyang luto. Ang tawag po niya dito is rice ball meat marag. Habang ginagawa niya ito, syempre nakabantay na rin ako sa kanya at tumutulong na rin ako sa mga gawain kagaya ng paghihiwa ng sibuyas, bawang para makabilis ang kanyang pagluluto. So yung proseso, nakita ko kung paano niya ginawa. Nag-gisa lang siya ng bawang at sibuyas. And then, hinaluan niya ito ng kamatis and then yung mga spices, Arab herbs. And then habang ito ay kanya iginigisa, nuhulog niya dun ang mga lahang or ang meat. At kanyang iginisa ng iginisa hanggang sa maging half-cook ang meat. And then, yung rice ball naman is kagaya ng sa atin sa mga Pinoy. Yung rice powder, nilagyan ng tubig, and then binilog, pero medyo malalaki ng konti ang pagkakabilog. Nung kanyang mabilog ang mga ito, binalikan niya yung iniluluto na meat, and then nilagyan niya ng tubig. After niyang malagyan ng tubig, inantay niyang kumulo, and then nung kumukulo na ito, inihulog na niya yung mga rice balls. Ito na nga siya, nakikita niya sa aking plato. So, tinimplahan niya lang ng asin, then ng mga pampalasa, like paminta. And of course, mahilig kasi sila sa maaanghang, so nilagyan niya ng chili powder. And then, hinayaan ulit niyang kumulo, hanggang sa maluto ang rice balls and meat. And after that, siguro mga nasa 25 minutes, matagal eh, matagal niyang niluto. Yung tubig is inantay niya na lumapot, na parang maging sauce na siya, as you can see sa aking plato. Ayan na po ang result. So yung mga balls na yan is rice balls, and then yung karne naman is meat. Ayan. So ayan na po yung kinalabasan. And nag-enjoy akong kainin ha. Masarap siya. Malinamnam, malasa. Gawa po ng karne. And then yung rice balls kasi medyo matigas nga lang. And syempre, yung sauce niya, nandun yung pinakalasa. Ito niyo. Ayan, malapit ko na maubos. Sobra naman talaga nag-enjoy ako sa pagkain at masarap ang. Ayun nga lang po. Sobrang anghang. Maanghang. Pero, okay naman sa akin. Mahilig kasi sila sa maanghang, no? Minsan, hindi lang siya maanghang, kundi sobrang anghang talaga. Hindi ko na kinakaya minsan, kaya konti-konti lang ako. Pero ngayon, napadami ako ng kain kasi alam niyo hindi ako sobrang mahilig sa maanghang. Kumakain naman ako ng maanghang, pero hindi naman sobrang anghang. Kaya konti lang yung sili na inilagay niya. Kaya napagana na ako sa pagkain. Ang ganda ng color. Hindi magkasya sa aking bunganga kasi yung isang buong ayan, rice ball. Kaya ang ginagawa ko, hinahati ko. Hinahati ko siya. And so, ayan nga po. Malapit ko na maubos. Hindi ko, kasi ako hindi ako maselan sa pagkain. Hindi ako yun.
gusto yan, gusto ito. Ako yung tipong paggutom. As long as masarap at malinis ang pagkakaluto. Ayan, kaya ko siyang i-take. Wala po akong tinatanggihang pagkain. Nakita naman ninyo na naubos ko. So, ibig sabihin, masarap sa aking panlasa. Boss, si Mot. So, thank you sa aking friend na nagluto. So, ayan nga. Dito niya niluto sa kaldero. And ayan po. Yung pang yung... Ayan yung nasa kaldero na siya, ha? Makikita ninyo yung mga rice balls. And then, parang meron siyang sauce. Kasi nga yung tubig, pinakuluan niya ng pinakuluan hanggang sa lumapot siya. And masarap naman siya, promise. Tsaka malinanim. Yun nga lang, medyo matigas yung rice balls. Pero it's okay. And then yung, ayan, yung meat. Ayan. Thank you so much po. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin muli. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.